subject is MSC 173.1, or this is the MA Laboratory 1. Okay? So, our objective for this course is that you'll be prepared to be able to do experiments, to analyze data, and also to set up your own measuring system. Okay, so since this is our first discussion, we will be discussing some important concepts that we will be later on using in our laboratory activity. Okay, so our objective is for every measuring system that we'll be conducting. Okay, so kung sa may objective na to, itong objective is so that we will be able to get the actual value of the measurement, no? Ito ang objective. To be able to obtain the value of the measurement. Okay, so unsa na mga measurement? Mao na mga parameters ang mong kinakuha, no? Like temperature, pressure of the system, velocity, okay? Among others. So, in every data gathering that you will be doing, of course you will need to make sure nga ang imong value, okay, the value that you get in the data gathering will represent the, or truly represent, will represent the value of the measurement. Okay? Again, measurement like example, temperature, pressure, velocity, flow rate, etcetera, namang other values imong kuhaon. Okay, no? Or ang imong data di ay data. Okay, kanang data nga imong nakuha diha sa imong pag-conduct og laboratory activity, dapat mag-represent na sa measurement. Otherwise, it will be waste of resources. Okay, kung say for example, layo kayo ang imuang values nga nakuha, no? So it will be a waste of your time, a waste of your resources. Okay, so para ma-determine nato no, unsa day ang allowable. Okay, allowable nga value para makayunta nga kani acceptable pa ni siya. We need to define the what you call the error. Okay, the error is just the difference between the measured value minus the true value. Okay, mao na error. Yeah. Measured value minus the true value. Okay? So, dapat ang error nimo is as minimum as possible para mas accurate ang imong system. Okay, no? Or it will closely represent the value of the measurement. And then, kining error nimo, this is composed of two subcategories. You have the systematic error. Adin na lang. Systematic error, and you have the random error.
Okay, so unsa ni mga systematic errors? So systematic errors, ang definition ani niya is consistent, no? Consistent or repeatable errors. Any systematic errors, muna ang inherent niya sa imong system, no? So, unsa may mga example ani? One of the example ani is calibration error. Okay? Calibration error. Okay, kung ang imong instrument, say for example, imong thermometer, wala na nimo gi-calibrate sa standard nga value. Okay? So, mahitabuan na nana sa inherent nga error. So what's it called? The calibration error. Okay? So okay, kung mga, kung familiar mo no, nakatry mo kanang mga thermometers, ano, mga glass thermometers ba? Although pareha sila brand, pero later on inigamit nimo, kung ibutang na mo sila sa sample sa a container of water, lahi-lahi o value ilang ihatag. No, lahi-lahi sila value ihatag. So, dapat imo nang i-calibrate. Otherwise, kung dili na nimo i-calibrate, naana kay inherent nga error. No? What's it called? The calibration error. Under aning calibration error, we have also the non-linearity. Non-linearity. So, ano yung non-linearity? Sabot niya, yeah, from the word itself, non-linear, meaning dili line, no? Dili line. So usually nga na ma-occur, okay, for kanang mga data acquisition system, no, wherein ang imo ang value, sample ang imo ang velocity sa air, sa kaning duct for example, no, na kay velocity sa air. And then, ang imong gigamit is kuan siya, kaning computerized nga data acquisition system. So, naa kay kuan diri. Naa kay PitoTube, for example. Then, naa na siya ay sensor diri. Now, from the measurement velocity, i-convert niya into signal, no? Volt, for example. So, mahimo na ni karong velocity versus voltage, no? And then sometimes dili man ni linear ang kuan ani, ang value ang ihatag ani, ana ni, ana baka i-assume na nimo nga sa pag-calibrate nimo ani, pag-calibrate ani nila, i-assume man nila nga linear. I-assume nila nga linear, so meaning kanida kani pa lang daan kani difference ani sa values, so error na siya. Okay? So, nilala na siya. And then, another example sa error is systematic error is loading errors. Loading errors. So, actually, we are defining kaning mga types of errors para sa inyong experiment, you will be aware, no? Aha de ang mga cause sa errors, aha dapit, no? Para ma-minimize ninyo. Okay? Loading errors, meaning ani, say for example, kanilang gyapon nga setup. Kanilang gyapon nga setup, no? Ang loading errors, pasabot ana, kung naa kay kung mo ni ang parameter like velocity mong kwaon, and then ang gamit nimo kay flow meter for example, kanang manual na flow meter, ana for example, loading errors, meaning ana pagbutang nimo ani nga instrument, na alter ang value ani, ano man na alter, magamay maning passage ani,
ang effect na compress ang na mukusog ang velocity diri dapit, no? Diri dapit, diri nga part or ahaba, diri baka. No, na constrict man siya. Gamay mo ng yung area. So mo change na instead nga V na na ni V plus delta V baka. So na na error, mo na ang error ana, mo na na ang loading errors. So mo na siya kanang mga wind tunnel nimo. So wind tunnel nimo. No, so wind tunnel na mo ni yung test area nimo dapat na ana siya eh. Diba, kaya ang mga ginabutang dere kay model sa model, for example, sa airplane, gamay ng airplane, no? Or model sa turbine. Tawag ni blockage ratio. No, dili pwede nga ang imong model na ibutang po dere, ani kadako. Ano man, sumita po ana. Ang ma-measure ni mga velocity dere, dili na mao ang value dere kay gamay naman kang area na constrict naman siya. In effect, mura na siya nahimong naikuan ba? Naay nozzle na effect. Makusog siya, makusog. So mura na siya, naara na siya percent nga ratio area na siya percent nga area sample, anak kadako rin yung mabutang na na dili kayo dako ang effect sa blockage. So, isa na sa loading errors. Another example is kanang mga thermocouple nga gibutang sa surface ni mo dere, no? Oh, na maka-affect na siya. Pero although gamay ra sa siguro. Okay, so nay mga equipment nga itawag og intrusive, no? Under sa loading errors nga intrusive ug non-intrusive. Meaning intrusive meaning dako siya effect sa loading error, dako siya makos nga loading error, no? Like atong example na ko kaganiha. So another way sa pag-measure sa temperature is pwede ka tong infrared na thermometer, no? Kay based on radiation mo to, infrared radiation man ang gamit ato, so wala kay gidugang sa system manang non-intrusive siya. And then another type of error is ang imo ang system affected by other variables. Sige, pasabot ana. Sample ka nang mag-measure ka for example og humidity, no? Humidity sa air. Ang kaning humidity sa air medyo sensitive man sa pag-measure, no? And then ang imo ang environment kay nagdagan kayong tubig dere. So makaning nga tubig dere maka-affect na ni. Ano man kay ang imong air dere mo kun kun sa mo absorb na siya og water vapor. No, sa some of the water dere ma-absorb na niya dere. So dili siya mag-represent kung ang ambient humidity imong kwaon, no? So isa na siya sa example ana sa kaning ma-affected by other variables. You have also this spatial error pasabot ana niya kung mag-measure kag velocity, no, sa duct for example, but duct na po na. Kung aha ka mag-measure, sample, kung dire ka mag-measure, lahi ang value yung ihatag ana. Kung dire ka mag-measure, lahi ang value yung ihatag ana. Kung dire, lahi po na.
Dire, dire. So, tawag na niya special spatial error. Okay? And then we have also hysteresis error. So, daghan kayong mga systematic errors, no? We have also the hysteresis error. Hysteresis error. Sa man siya, muna yung mga error na muna yung mga error na nasa sa imong system. Like, sa imo ang kaning mga digital acquisition system, no? Ano itong familiar ba mo na? Sa digital acquisition system, sample, kung mo mataas ang kapasitan sa imo ang katong imo ang module, no? Maka-affect na siya. Or mainit baka ang wire, no? Sa mainit ang wire sa siyempre kay kuan man na siya, di ba? Ang kaning sa digital nga acquisition system from mechanical nga from the measurement or physical nga property i-convert na niya into signal like voltage, no? And then siyempre moagi man na sa wire ang data na, no? So in return, kung mo taas ang resistance ato, ka-affect na to siya sa reading ni mo. Muna hysteresis error. And then, also, kaning kuan, error sa pag-read ni mo. Oh, error sa pag-read. Readability. Pila lang nila, readability. Or kanang parallax error. Parallax error meaning sa pasabot ana, kung nakay timbangan dere, nakay timbangan, di ba, kung na-experience mo na timbangan, kung morning 1 kilogram, no, 1 kilogram na siya, mo point ang dial dere, kung dere ni mo tanawon nga side, kung dire nimo tanawon nga side, nanubra na. Sobra uguan. Kung dire na po nimo nga side tanawon, kulang. Kulang uguan. No? Kulang, wala kabot uguan. So, na, muna itawag parallax error. No, so, dapat basahon nimo, kuan ka. Inline ka sa imong dial. No? Wala siya. And also, you have the zero error. Something zero error. Zero meaning, balik to sa timbangan yung sample. Zero error meaning, ang imong zero nga setting ba? Zero nga setting. Kung limbonganon ka, no, kung limbungan nun ka, yung muling adjust on daan. No, umuha lang ka ng na yung mga gabuhat, ani, no? Natuyo ko ng kuan, tawag na, tipo ng tawag. Nang zero nga adjusting ba? Lang i-advance daan para pag pagbutang ni mo ang kuan, wala na. Makaginansya sila gamay. No, so muna siya zero error. Meaning kung wala nimo nabalik sa zero nga setting ba, katong difference ato, error na to siya. You have also the sensitivity error. Sensitivity error. Okay, sa example na sensitivity error. Kanang imong thermometer nga glass thermometer. Sensitivity meaning unsa ka taas ang iyang
sa kataas ang iya ang angat no sa iyang rise sa iyang fluid with respect sa change sa temperature mo na sensitivity. Nakiuban niya, hinay mo angat, nakiuban niya, taas mo angat. So, error na na siya. Okay? And then, under sa random error, kaning random error, under ani, ang kuan, precision error. Precision error meaning ang imo ang imong instrument itself na ang imo instrument ba dili sample kung unang timbang nimo 1 kilogram kaduhang timbang nimo na imo nang 1.5 ikatulong timbang na imo nang 0.5 meaning dili consistent imong system itself dili precise no so sa pasabot anang precise ang precise ba pareha ba sa accuracy accurate ba kung precise ba ka accurate na ba ka so dili po na no dili po na ang duha so explain nato ng accuracy and precision kanang sa dart bitaw nga board bitaw. Diba? Ang bullseye, ganimang tunga. Anong tunga, diba? Kung may yung kag-accurate, duol lang mo ang value sa true value. So, possibly, nakadiri. Ana. Nakadiri, ana. So, kung may yung kag-precise, precise po ka, precise gani, meaning, ang imong mga values, duol kayo, gana-ana ra. Wala kayo diferensya sa imo ang values. Pero, posible nga dili ka-accurate, no? Layo ka sa tinuod nga value, posible. Pero precise ka kay imong mga value, dugol man, ang imo, consistent man ang imo ang gihatag nga value na nandere. No, money, precision, precise. Precise but not accurate. But not accurate. Precise but not accurate. Kani, accurate, pero dili precise kay una dari ana-ana. Pero dual siya sa true value. So, unsa de ang precise then accurate po. Accurate nga precise. Ang accurate nga precise, duol siya sa true value, ana. Simple, diri siya. Gana-ana rin yung value diri. Wala siya, accurate nga, precise. Okay. Of course, di man nato na yung makuha yun, or na madirigid yung value. Lisod kayo na siya. Ma-perfect nimo. No, mo na siya na precision error. Ikaduha, ikaduha nga sample sa random error is unsa man? Lack of repeatability. Lack of repeatability. Under naman siya sa precision error. Lack of repeatability. O meaning, dili siya gabalik sa iyong value. No? Repeatability error. So, muna siya ka ng mga random errors. Another kuwanpod nga random error is kuwan, pag fluctuate sa iyong value sa iyong measurement itself. No? Fluctuate sa value sa inyong measurement. Sample, ga measure ka og temperature sa gawa sa inyong balay, no? Siyempre, magkuhan mo na. Lahi mo ng value, ana. Diba?
siya. Appeal na siya sa random error. Okay. Knowing the types of error, unsaon nato ni pag analyze no nga naa magiting error di man ni mawala, so dapat makabalo ta unsaon pag handle ani. How do we handle this one? Okay, so let's proceed with the statistical analysis. Of experimental data. Okay? Okay, so we will use statistics to analyze your data. So this is how we deal with errors. Now we use statistics. So let's define some important concepts like population. Okay? Population. The population definition is one ang comprises the entire collection. Entire collection of objects. Objects, measurements, observations, or any kana mga measurements nga imo ang gi nakuha, like sample, sabi mga sample ani. Number of people sa isa ka barangay, no? Pila ka number of people ana or sa pa. Number of students in MCIT, so that is a population, sample, no? Anything, any collection, no? Collection of objects or measurements. And then, you have sample. Okay, sample. An example is representative of subset of a population. Which an experiment is performed and numerical data are obtained. Okay? So, kung mo na ang population, magkuha ka na og sample, kung 1,000 ni kabuok, kuha ka na og 100 ka tao. So, that is what you call the sample, no? Sample. Ano man kay hindi man mo ma-test tanan tibuok collection, daghan mo kayo na sample, tibuok tao sa Pilipinas, daghan kayo na, no? For example, kung mga SWS survey, hindi ba na nilagi na kuha yung tibuok population sa Pilipinas, sample lang yung nakuha, may yun din sila, oh 90% of Filipinos ayaw magpabaksin. No, pero ang ginakuha na nila takabalo 1,000 na kabuok tao. And then no, so importante po na no nga ahan yung yun sa nimo pagkuha ng sample sa Luzon ra ba na nimo gikuha or sa Visayas ba? Importante sa da siya. So mo na siya sample. And then you have the okay na pa mga line mga na pa mga other concepts dili like event or probability. And probability is the chance of occurrence of an event in an experiment. No? Chance of occurrence.
pilay percent chance niya nga mo corny, no? Like na matos ka o coin. Pila ka percent na ma-head na siya? 50%, di ba? Kung isa lang na ni matos. May probability. Event. Another concept event. Ang event is the outcome. Munang result sa imong outcome of random experiment. Okay, so another important concept is kaning you have the population mean. No, lahi-lahi ni sila. Population mean. Ang population mean denoted by mu. So mauna siya ang average, no? Average divided by the average of the kuan sa mga values nimo, average, no? Population mean. Anyway, dali ra man siya kuan. This is just i-add ra nimo ning isama nimo ang mga values divided by the number of values. So na po kay sample mean. Ay, po na siya. Okay, ang sample mean is average atong ikuha ng mga sample. So ang sample mean o population mean din na sila pareha. No? We have also the as well as the population standard deviation. For example, standard deviation. Okay. So, population standard deviation. Denoted by sigma. Is equal to the square root of I equal to 1 xi minus mu over n squared. Okay? Standard deviation. Okay. So standard deviation, aham punigikan. Diba po, ang kaning deviation, ang deviation itself is denoted by D. Sabutan ng deviation meaning unsa ang difference sa number sa average number. No, the difference between the value minus sa average. Diba? Unsa kalayo ni nga value sa average nimo? Deviation, deviate. And then so diha nagikan, no? Kani nga formula diha nagikan. Kung i-divide nimo ni muna dahil ni nga i-divide niya og n, muna dahil na ang standard deviation or squared nimo. Okay, for the sample standard deviation denoted by S. I equal to 1 of x sub I x bar squared. By the way, ang sample mean denoted by x bar over n minus 1. Okay? Denoted by n minus 1. Mawala siya.
Okay. Okay, napadaay variance. Ang variance nimo, variance nimo is square lang nimo tong standard deviation. No? So mo ni ang variance for the population. And the variance for the sample. Okay, so you have the result of 60 temperature measurements in a duct. Okay, so sa measure nila ang temperature sa isa ka duct, and then mo nila nakuha 60 ni ka temperature readings. So unsa ang mean ani nila? Pasabot aning 1 to meaning isa ka reading 1089 kani 9 ka reading 11, no? So ang mean ani nila, imo ra ning sum up tanan divided by 60. You will get 1103 degrees Celsius. The median. So ito sabot ani median. Mo ni ang middle nga value, no? Middle nga value. Kanya gi-arrange man niya from ascending order. So 13 man ka buhok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 to 13. So ang tumutunga sa 13 is ang ika 7 na value, 1 2 3 4 5 6 7. So mo ni 1104 degrees Celsius. No, kung in event nga even na siya like 12 kung 12 din mo ang i-add ang 6 o 7 nga value divide by 2. Standard deviation is again you gamitin to niyong formula, you will get 5.79. And then the variance ang variance is s squared and the mode. Any mode paano siya? Mauni ang value ng frequent, most frequent ng value, ang pinakadaghan ng value. Panaw ni man dere 12 ka dosis sa neo core 1104. Okay, so mo na siya sample. Okay, and then we'll proceed with the probability distribution function. Okay, so unsa na siya? Ang pinaka common nga ginagamit nga distribution function is kanyang the normal or Gaussian distribution function. Say format ana, it is represented by this function 1 over sigma square root of 2 pi e raised to negative x minus mu squared over 2 sigma squared. Okay. Kumaan na siya. Complicated kayo, no? Anyway, kung i-graph ninyo mo, moranig-minanig, naong.
Okay? Then mo na yung imong f of x. X ni mo, mo na yung imong variable. Dari random variable. Random variable x. Okay. And then kani dere. Sabani. Mo ni ang imong probability. Okay, mo na yung probability ni mo. Okay. So unsay pasabutan ni niya? Pasabot ani niya? Kani daw nga data ni Moderi, kani nga data ni Moderi, pwede niya can be represented by this function. Can be represented by this function. Okay? Okay. Of course, naan yung mga condition, no? Kung saan yung gamitin ng Gaussian distribution function. Isa sa kuanan ni, isa sa requirement is kuan. Ang imong sample dapat greater than 30. Ano sa isa sa kuanan ni? Isa sa requirement. Okay, kung i-grab po nato ning kaninga mga data in a histogram, no? Inani ang mo result niya. Or a bar chart day, bar chart. Okay. Histogram, histogram de. Okay, kung i-graph po nato ni siya kanisa lang ang mga data in a histogram. Ang result po dyan ni kita, no? Kung dalang ng i-result. Ang result po niya kanina ni something like this. Okay, so mo na yung temperature dari, dari ang number of measurements, number of measurements. So, kung sa'yo na-observe ninyo, it closely resembles the normal distribution function. So, that is why pwede na ito magamit ng normal distribution function. But again, ang requirements, dapat normal ang imuang distribution function, ang imuang distribution. And then, dapat imong sample size kay greater than 30, no?
greater than 30. So the original population is normal, ang distribution of values is normal, so kani normal, and the size must be greater than 30 para magamit nato ni nga pang distribution function. Okay, so unsa may gamit ani niya? Now, ang gamit ani niya, ang gamit ani niya is that, say for example, ang naakay 100 ka persons. 100 persons, makuha ni mo ang, say for example, pilay probability nga ang ilang weight is from 50 to 60 kilograms. No? Pilay probability ana. So, makuha ni mo using this distribution function. Kay kaning value na sulod sa kaning value nga nasa sulod ni Ray nagrepresent na sa probability niya, no? Okay, so unsa ni pagkuha ang probability ani? Pagkuha ni is imo nang i-integrate kanimo kaning function. Ang probability is the integral of okay? So kung naka 50 to 60, tumo na dali 50 to 60. Integrate nimo para makuha nimo ang probability. Nya, lisod man kay ni-integrate. Lisod man kay na-integrate, no? So, that is why mag-introduce ta og another variable na z, which is x minus mu over sigma. So mo ni ang population mean, population standard deviation. No? So, ang function nimo, mahimo na lang, kaning ang function, mahimo na lang isang f of z is equal to 1 over square root of 2 pi e to the negative z squared over 2. Mahimo na lang sa ano, so masayo na lang sa integrate. Okay? And para masayon pagyod, para sayon pagyod, so kani siya, dili na ni x karon. Dili na na sa x. Mahimo na na siya ang f of z. Function of z. Okay, wherein kaning kung na ning reason na. Wherein kaning value diri 0. No? Z naman na siya. Ang kanang tong mga x ni mo, imong i-convert to z. And then okay. 0. So, kuha na siya. 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Pinaanin na siya. And then, ang sample, lang itong 50 o 60, na ito sa corresponding z, di ba? Na ito sa z1 o z2. No? So, for example, kung ang z1 ni mo, sample mo ni ang z1, dere, mo ni ang corresponding sa 50 ba, no? X equals 50, convert mo to z. Siyempre, dili na ito makuha, wala mo tayo kani mu o sigma. Pero kung later on sa example, makuha na. And, dere ang z2, so, mauna ni karon ang probability niya, no?
ang pagpili ni mo og isa ka tao ang iya ang weight kay nadari. Una ni ang probability niya. Okay? So, unsa yung importance ani? Ang importance ani kuning ko ano na. Okay. Ang importance ani, review ra ni sa inyo ang statistics. Kaning half no symmetric man eh, so dire 50% ni. Tibok area dire, tibok area dire 50%, tibok area dire 50%. Total 100%, no? So naa na say dire sa book naa na say nana sa table, nana sa table no, ang dito sa table. Ang dito sa table walay value sa negative. So puro positive. So gikan to 0 to 1. So kung pangitaon nimo pila ang probability sa 0 to negative 1, the same ra na siya sa 0 to 1. Kay symmetric man yun sila. Ano rin na siya? Same rin na siya, ani? Na? Anyway, mag-example ka para maklaro. Have an example and this is from the book Introduction to Engineering Experimentation by Wheeler and Ganji. Now, I will also give you this book. You have the results of a test that follows a normal distribution, have a mean value of 10 and a standard deviation of 1. Find the probability that a single reading is between 9 and 12. Okay, so based from this one, okay, given ka og values of x, the interval, right? And you need to determine the probability na ang reading nimo is na between 9 and 12. Okay, so unsay buhaton nimo ani? First, you need to convert this 9 and 12 into z values. So in order to convert that one, so mauni siya, mauni mo gamiton, x 1 minus mu over sigma. So mahimong 9 minus, ang imong mean is 10, 9 minus 10, negative 1 over mahimong sigma is 1, so negative 1 is siya. So ang z1 is negative 1, ang z2 ni mo, 12 minus 10 is 2 divided 1. So from negative 1 to 2, okay? Ang imong z values. Okay, so unsa nawa na negative 1 kani. Padilin mo. Ang description na na niya kani negative 1 to 2. So, ang question unsa ni pila ni nga probability. Okay? So unsa yung pagbuhat ni mo ana since ang imong table kani man imong table wala man ni negative values. Buhato ni mana is bahino na ni mong kaduha. From first is from 0 to 2. Pilang probability ana 0 to 2. And then plus kaning 0 to negative 1 is just equal sa 0 to 1. So 0 to 2 plus 0 to 1. Ano na siya? Okay? So first 0 to 2. Ano naman dito sa table? 0 and then value niya 2. So 0.4772. Plus 0 to 1. Ang 0 to 1, 0.3413. So, i-add na ni mong duha. Moni siya. 0.3413 plus 0.4772. 0.8185 or 81.85% that your reading will be nadere. Nadere nga interval. Okay? So, unsa may relation na ni sa engineering, no? Layo sa engineer, layo sa ang example. Ang application ani is that kanang sa mga
kung ano ka na sa mga production, naama na sila yung target nga specification. Dapat ang imong size is within this one, from say for example from 9 to 12 ang imo size sa imo ang or length sa imo ang product bagha naa diha, no, kung molapas na siya diha, meaning ma reject na siya. Okay, so ang imong buhaton na si since daghan kay na og ang production by batch, daghan kayo og number, so makuha kag sample ya, sample, and then you apply this one. No, kuhaon nimo tong mean and kuhaon nimo ang standard deviation. Diba kay ang gagamit ani population mean, population standard deviation. But kung greater than 30, kung dili ni given, pwede ang sample mean o sample standard deviation ang gamiton nani. Pwede ra na siya. No? So mo na siya. Another example. Anyway, napay mga example dere. Kamuna bahala ni. Let's have another example. Okay. Another example is this one. In the mass production of engine blocks for single cylinder engine, the tolerance in the diameter of the cylinders is normally distributed. The average diameter of the cylinders, mu, has been measured to be 4 inches, and the standard deviation is 0.002 inches. What are the probabilities of the following cases? Okay? So, crucial, you know, engine block. So, ang kaning pag-manufacture ni, grabe gid ang tolerance ni, no? Pagayo, gamay. Man kay lumain mali mo da mahuot na imong cylinder imong piston din na naman ego, so importante kay ang tolerance ni. Okay, for letter A, what is the probability that a cylinder is measured with diameter less than or equal to 4.002? Pila daw ang probability? So ang button ni mo na again. So, kaning makita man yung less than or equal to, meaning ana, less than or equal to, ang z ni mo ana, kani, mo na sa example sa less than or equal to. Kani nga probability nga na dere, ana. No, so, saan na ni mo pagkuha? Ang pagkuha ni mo ani, since 50 man yung katunga dere, so 50 minus 0 to negative 1. Makuha na ni Moni. Hanaroon na siya. Okay, so sana pag-solve. Again, convert the 4.002 into z value. So, ang kuha na yan, z equals 1 din siya. So, z equals 1. So, meaning, sa diagram, ano niya? Kung z equals 1. Ang sa niya, imagine na niya wala ni. Kung z equals to 1, ana ni. Dari ang line, and then kani nga probability, kani, ana. So, pila ang probability karon? 50 plus 0 to 1. So, ang tanawin mo dari sa table, ang 0 to 1, 0.3413 plus 50, may mula ng 0.8413. Tanawa na to kung tama. O, 0.8413. Ano na siya? Okay? So, let's proceed with the interval estimation of the population mean. Okay? So, this concept is about estimating the population mean. Sample na kay batch ng mga products. And then, wala ka kabalo kung masaya ikuan na ni. Wala ka kabalo sa average ng value sa sample, sa size ani, sa length ani. So, masaya buhato niyo. Again, you just apply ka itong previous ng concept. So, kung morning ang imo ang population mean, so, mu is just equal to the average, the sample average, sample mean, plus minus the uncertainty.
na? So mo ni siya. So importante diha is that you specify the confidence level. Confidence level sa pasabot ani. Ang katura ni siyang confidence level is mo ni kaning probability ba? Ang probability nga na ang imong value kay naa di ani. Ano yung confidence level? In contrast di ana kaning level of significance ang alpha. Ang pasabot ra na niya alpha it then is the probability that the mean will fall outside the interval. So ang level of significance opposite na sa confidence level. So kung yan ka nga 95% confidence level, meaning ang imong alpha is 5%, no? Level of significance. 5% nga ang value ni mo, dili mo tunong diyan ang interval. Okay? Again, kaninga value kay katulad maning kaganina. Okay, so money, again, 100%. 100% kung mingon ka nga 90% confidence interval. So ang alpha gi-divide na niya og 2, so tagko ani. Tag 5% ni sa kay 90 man ni dere. So tag 5 ni. Again, so mo na ni sa more the same ra man ka ganina no. Therefore, ang imo ang population mean karon will be represented by this one. Sample mean plus minus z alpha over 2 sigma over square root of n with confidence level of 90%, 95%. So yan na ra. Again, kanang mga confidence level kani, sample kani 68.26, the same ra na siya sa 1 sigma. Ang 95.44 confidence level 2 sigma na siya, meaning kay pasabotan ni ang imo ang value is plus and minus 2 times sa imo ang standard deviation. Okay, kaniyo. Anyway, sample ha. Kaniyo, sample. You'd like to determine the confidence interval of the mean of a batch of resistors made using a certain process. Okay, importante na siya, no? Kaya kanang mga resistors, galay-lahi ba ng average value, na? Based on 36 readings, the average resistance is 25 ohms. And the sample standard deviation is 0.5 ohms. So, determine the 90% confidence interval of the mean resistance of the batch. So, ngayon siya nga 90%. So, 90%, balik to sa graph. Kung 19 ni G's na lang nabilin. So, si 5 ni 3. Okay, so, sana sa pag-solve. First, kanilang mong gamit dun. Pakitaon niyo ang Z alpha over 2, no? So therefore, una solve ni mo unang pila ang alpha. Ang alpha ni mo is 0.1. Kay 1 minus 90 ram na. 0.01 minus 0.9, so 0.1. So ang alpha over 2 is 0.5. Okay, 0.5. So, tanawon din natin mo sa... So, masawa na siya. Importante din, Audrey, no? So, mayon siya nga 0.5 daw ni. Delete the base negative. Delete sa positive. Kani siya din yan. Probability ani 0.5 first kwan daw. 0.5. Delete. Five percent is 0.05. 5% na 0.05.
0.05. So pangitaw na ini mo sa table ang 50 ba ni? 50 ni dere, 50. Kung 5 ni dere, so 0.45 ni dere. No? 0.45. So pangitaw ni mo ang 0 ang sa table, ang asa ang naay kuan na ay 0.45. Ang 0.45 ang 0.45 sa table kay kani. Nadiri interpolate nimo ni. Interpolate nimo ni karon para makuha nimo ang z. Kay ang z man atong pangitawon na ni. Zero man siya. Tunga-tunga dere. So, ang answer ni na sa mga 1.6 kapin. 1.6 kapin. So, sa 1.6 kapin, nara, the value of Z alpha over 2 is 1.645. No? 1.645. Muna rin eh. Muna rin eh. Mo ang i-multiply. I-multiply dere. Kani. Dari, mo man eh, 1.645 man eh. So, mahimo na din eh. Mahimo na din eh. 25 ang iya ang sample mean minus 1.645 times the standard deviation 0.5 over square root of 36 which is 6. So, mo na din eh ang imo ang interval, no? This indicates that the average resistance is expected to be 25 plus minus 0.14. Okay? With a confidence level of 90%. So, sa pasabutan niya? Pasabutan niya, 90% sure siya nga ang imo ang average is na adere sa 24.6 to 25.14. Okay? So, muna siya. For your activity number 1, you will be measuring the average length of a certain object. No? Average length, any? Measurement of the average length. Measurement of the average length of matchsticks. Kan example lang ko dere, matchsticks. Okay? So, measure din yun eh. Ruling using a ruler baka or sabay na ninyo nga kung naa may caliper, mas akit mas mayo. No? Okay, so una siya, determine ninyo ang kuan ani. Ang average length ani. So, greater than, dapat greater than 30. No? Para ma-apply na to tong normal distribution function. Okay, so ang expected na kong output ani is something like this. Sample lang ni, no? 3 cm. 3 plus minus 3 plus minus 0.01 cm. Ana, no? With 95% confidence level. Okay, so dinani ang akong expect na conclusion ninyo, ha? Of course. So, unsa man ni siya? Kuan ni siya? Ang objective ani is to determine the average length of matchsticks.
sample ra na siya. So it could be anything, pwede bullpen, pwede depende ninyo kung sa'yo available niya. So it is done na ninyo ni, depende sa inyong title no. So measurement to the average length of anak. Kamunay bahala. And then rule number one, dapat dili magpareha og object. Magpareha og object, pareha og content. Siruhan ako largo. Zero. Copying mana? Cheating na? Cheating. Basta mag-cheating ka, zero na ka. No, no explanation na. And then, kaduha. Kaduha. Type, kwan pa niya? Encoded, no? Computerized pa niya. Computerize pa yung submit no? Pero kung makita na kung naiyong kopyaan sa inyo bisag isa mahimo na dahil yung written na ni mahimo na dahil yung handwriting na dahil yung handwritten na dahil yung handwritten basta magkopyaan na yung handwritten na ni iwauna natin yung handwritten sa una ikuha na ko ni nagi ako yung nagkopyaan na so yung handwritten tanang buwan tanang activity gan written ika tulo kanang mag plagiarize equivalent rin ako ng zero na plagiarism dali raman na i-check i-type raman na sa Google then ma-appear man ang mga kuhana na. So, inyong ginang i-paraphrase ang inyong kopya sa internet, no? Paraphrase ang inyo. So far, kada raman siguro. And then, i-follow da katong format nga gi-send ako sa inyo, ah. No? Sa gaya na dito na ay introduction, table of contents, ang procedure nimo, imo ang data, results and discussion, conclusion, okay, references, So mo niya to ang activity number one. I hope clear sa inyo na. Again, use sa kaniyang gamito na 95% confidence level for this activity. Okay, bye.